Good morning everyone, this is your boy Bien from Bien Modo TV. Nagbabalik para sa inyo para may ibahaging kaunting kaalaman para hindi na kayo maguluhan. So, alam niyo na kung anong topic natin ngayon dahil yun ang title ng video na ito. Kung ang engine braking ba ay masama para sa iyong motor o ano ba ang resulta ng engine braking. So, yun na nga. Bago natin umpisahan yan, bago natin sagutin yan, alamin muna natin kung ano yung engine braking. Well, so, ipasok ang intro. Nga, ang engine braking ay yung moment na yung throttle body mo ay nag-close at yung piston mo is humahatak pa rin pababa, gustong humigop ng gasolina at hangin pero hindi niya magawa dahil yung throttle body mo ay sarado. So para madaling maintindihan, ipapakita ko kung anong itsura ng throttle body na nakabukas at sara. So yun na nga, dahil sarado ang throttle body, kahit anong gawin niyang force ng paghigop, hindi niya magagawa yon at ang magre-resulta yun ng drag sa engine mo na magre-result ng paghinto ng iyong gulong. So yun yung tinatawag natin na engine braking. Bukod pa dun sa alam natin na habang umaandar ka binababa mo yung gear mo para mag gumanon siya. So yun, isa yun sa mga engine braking. Pero pag sinabi mo talaga yung engine braking is yung una kong pinaliwanag na pagsara mo ng throttle body at mag-drag sa makina mo. So, yon, alam niyo na kung ano talaga yung engine braking. So, balik tayo dun sa tanong. Masama ba ang engine braking para sa yung makina? The answer is no. Not on the slightest one. Kahit anong mangyari, hindi masisira ang engine mo dahil sa engine braking. So alam ko naguguluhan ka kasi yun yung alam mo matagal na. Well, kaya nga ako nandito para baguhin yung nalalaman mo. So wait a minute, balik tayo sa kabila. Okay. So ang unang-una kasing tanong dyan is bakit hindi? Yung iba iniisip, mawawalan daw ng oil ang makina mo. Hindi daw magpapump yung oil mo kapag nag-engine braking ka. The answer is hindi po. Ang sinara mo lang ay yung throttle body mo. Hindi po yung oil mo. Kahit po sarado yan, tuloy-tuloy pa rin ang pump ng oil mo, papakyat sa makina mo, paikot dyan sa gearing mo. Ganun po yun. Wala pong magiging epekto. What about the heating? Hindi po rin. Hindi rin siya mag-overheat. Tulad nyan. Ang RC200 ay may radiator coolant. May radiator pan para i-handle niya yung mga heat na yon. Pero hindi dahil sa engine braking. Alam niyo kung bakit? The heat was made from the mixture of air and fuel sa makina. Nagbe-burn siya, kaya siya umiinit. Ngayon, kung sarado yung throttle body, walang mixture na nangyayari sa makina mo. So, saan gagaling yung init? Diba? It's just a fraction of the heat. Yung init na magagawa niya, it's a fraction lang. So, walang magiging problema sa overheating.
walang mangyayaring pag-init sa makina mo. So, yun, okay na. Ah, alam ko na kung ano yung mga iniisip nyo. Alam ko na kung ano yung iniisip nyo, guys. How about the clutch gearing? Clutch plate? So, ang sagot din dyan ay, hindi rin. Wala rin maapektuhan sa kanila. Yung clutch gearing natin tsaka yung mga gear ng motor ay napakatibay. Dinesign siya para gumawa ng maraming force. It doesn't care kung anong way yung gagawin niya. And bakit hindi niya makakayanan yung just a fraction of that force? So yun, isipin nyo, fraction of force lang yung engine braking dun sa tunay niyang ginagawa. So, yun yung dahilan kaya hindi masisira o walang magiging epekto ang engine braking sa makina mo. Pero, may downside yun. Bukod sa kapag nakasakay ka tulad nito at nag-engine braking ka, sumasapol yung itlog mo dyan sa tangke mo. Yun yung ipit betlog syndrome nga, ika nga ni Sir Sack ng makina. And also, hindi lang yun. Because if you do engine braking, your tail light will not gonna open. So, ang mangyayari nun, yung nasa likod mo, hindi niya malalaman na ikaw ay humihinto. So, there you have it. Alam nyo na kung ano ang mga possible at hindi mangyayari sa engine braking. So, if you like my video for today, please do subscribe and hit that notification bell at paki-like na rin yung, paki-pindot na rin yung like button para hindi ka na, tara, lagi kang updated sa mga susunod kong video. So, yun, kung may hindi pa ako nasagot sa aking mga, sa video na to, please leave a comment down below at sasagutin natin yan. This is your boy Bien from Makina. Tangina. Gago. This is your boy Bien from Bien Moto TV. Paalam.